Like a bell cut. Hi guys, it's me, Trix, and I'm with Nasoor. And welcome back sa aming YouTube channel. Today is another day for another video. And for today's video, Wattpad content na naman tayo! Libro na naman, kaya lumalabo, lalo ang mata. Yun nga, ang i-recommend ko naman sa inyo ngayong mga story is yung mga stories that can make you cry. Actually, lahat naman talaga ng stories na nabasa ko is pinapaiyak ako. Alam nyo yan, lahat talaga ng stories ay iiyak tayo. Lahat makakaramdam tayo ng lumbay, ng pighate, ng poot, ng sakit, ng lungkot. Lahat yon is mararamdaman mo kapag nagbasa ka talaga ng stories sa Wattpad. Napakagibin na yon. And ang pinakainiyakan ko talagang Wattpad story is yung Stay Awake Agatha. Grabe! Dinurog-durog ako nung paulit-ulit ng storyang ito. Kaya hindi ko na makalimutan. Kaya itong mga i-recommend ko sa inyo, ito yung mga tumatak din sa akin. Kahit na sobrang dami talagang story na iniyakan ko. Sobrang dami talaga actually. Pero itong mga to is sila talaga yung naaalala ko na talagang nagdurog sa akin, na nagpalungkot sa akin, nagbigay ng pighate at ng poot sa puso ko. Ito yon. Let's go. Umpisahan na natin tong recommendation na to. Ito na naman tayo. Magre-recommend na naman ng mga stories sa Wattpad. Hindi na tayo natapos. Uumpisahan ko na sa umpisa. Umpisahan natin sa That Twisted Love Story. Dito ko pala ilalagay. And ang author nito is si Pilo Suputasha. Naalala ko na naman yung sakit. Itong That Twisted Love Story, sobrang tagal na nito ang story na to. Pero hindi ko pa rin nakakalimutan. Kasi ang sakit sa akin. Kasi yung panahon na nalaman mo na hindi sila ending. Sakit! Sobrang sakit! Ang uho eh. Pero sobrang sakit talaga ng story na to. Sobra, hindi ko alam kung paano ko i-explain yung sakit ko. Kung i-rate ko 100 over 100. Sobrang grabe yung iniyak ko sa story na to. Kahit na antagal niya na, antagal ko na siyang nabasa, parang nakatatak pa rin sa puso ko na, ay, itong story na to, sobrang iniyakan ko to. Hindi ko nakalimutan yung title, kahit nalimut ko na yung character, ganyan. Kasi vivid na siya. Sobrang andami ko na kasi nabasa, kaya hindi ko na matandaan. Pero yung, pag nabasa ko yung title niya, ay, pinaiyak ako na ito. Ano na? So ito, sobrang worth it yan basahin. Kaya basahin ngayon. Umiyak tayong lahat. Next is yung A Metal Jerk Whose Name is Seven. Ha! Ang author nito is yung Have You Seen This Girl? Have You Seen This Girl? Mapanakit din tong author na to. Ewan ko ba sa babaeng to. Grabe. Inumpisahan niya sa voiceless. Iyak ako ng iyak dun sa voiceless. Tapos yung sumunod pa yung The Most Painful Battle. Itong story na to is sobrang sakit din niya kasi talagang mapapatunayan yung katagang cheating is a choice. Sobrang daming betrayal, ganyan. Talagang yung puso mo talaga dudurugin. Kala mo, ano siya eh. Basta ito, basahin niyo itong I met a jerk whose name is Seven. Sobrang ganda niya. Next is Something Spectacular. Something Spectacular. Spectacular. At ang author nito ay si April Dash Avery. Sobrang ganda ng story nito since dito sa story nito is iba-value mo yung friendship and dreams. Well, may pagmamahal, pero talagang angat yung pangarap mo tsaka yung ano, yung pag-value mo sa friendship. So, sa panahon kasi natin ngayon, napakahalaga na ng mga kaibigan sa buhay natin. Isa na sila sa pinaka-maraming na idudulot sa ating buhay. Sana lang totoo kayo, no? Sobrang ganda nito. And sana all perfect. Kasi si Isabel Dizon, napaka-perfect. Sana all ka-girl, sana ako din perfect. Kaya basahin nyo itong Something Spectacular. Sobrang ganda nito. Highly recommended. Iiyak ka talaga kung gusto mo mag-money-money. Or mag-money-money sa tabi o umiyak sa gilid. Basahin mo to. Next is
yung Angel in Disguise. Sobrang tagal ko na nabasa to kasi matagal na din tong story na to. And ang author nito ay si Alay Looney. I don't know if tama yung pagbigkas ko. Basta si Alay na mapasakit. Itong babae to mapasakit. Mapanakit din to. Sobra. Bakit ba kayo nananakit? Para kang si Osik. Mapanakit to. Promise. Si Alay Looney. Sobrang ganda na itong story na to. Hindi ko na matandaan yung pinaka-plot niya, pero alam kong sobrang iyak yung ginawa ko dito. Talagang hagulgol, tulo, uhog. Hindi ko na alam. Sobrang ganda nito. Kasi nabasa ko ata to, nasa high school pa lang ako, and sobra talagang naantig yung puso ko sa ano na to. And hindi siya yung typical na story na nababasa mo, kaya talaga mapapasubaybay ka and iiyak ka talaga. Next is yung mga story ni Biatch, Diyos ko. Lahat naman. Halos lahat naman talaga masakit kay Biatch. Pero yung specific ko na story, yung tatlong Diyos. Tatlong Diyos, yung Just the Benefits, Just the Strings, and Just this Ones. Uunahin ko sa Just the Benefits kasi ito yung pinaka-iniyakan ko. Yung story ni Imogen, tsaka ni Parker! Oh my God! Si Parker na hindi pinili. Si Parker na nauna, pero hindi pinili. Sobrang ganda nito. Nakakainis. Published na kasi itong author. Published na yung librong to. And yung author nga, si Biatch. Alam nyo yun, yung story na to, sobrang ano. Kung kahit na parang pinapakita na kahit na ikaw yung nauna, kapag hindi kayo. Hindi ka talaga niya pipiliin sa huli. Kaya, magbe-break din kayo. Charot lang. Hi! Okay. Maganda dito sa Just the Benefits, hindi siya actually sad story at all. Kasi both characters na minahal natin is nakita naman nila yung genuine happiness na hindi nila nakita sa isa't isa. Like si Imogen, nakita niya si Shinua. And the main lesson sa librong ito is don't settle sa taong hindi nabibigay yung genuine happiness na deserve mo. Kasi once na nag-settle ka sa taong ganon, hindi ka magiging masaya at all kasi temporary happiness lang yon. And sa buhay natin, may mga dadaan talaga na tao na pasasayahin lang tayo, pakikiligin lang tayo, pero hindi natin masasabi na sila yung right person just because na pinasaya nila tayo and pinakilig nila tayo. Dapat maramdaman natin na safe tayo or sila yung magiging comfort zone natin sa lahat. And ayun yung nagustuhan ko kay Imogen kasi niris niya yung matagal na relationship niya with Parker para lang kay Shilwa na sa tingin niya is yung right person for her. And I love that about her, na pinaglaban niya talaga yung gusto niya and hindi siya nagpakakulong doon sa relationship dahil matagal na kami, siya ang pipiliin ko. And next dito is yung Just This Once. Yung story naman nito is kay ano ato? Kay Genesis, tsaka kay Parker. Hindi ako makakalimutan na sinabi ni Genesis. Na tumatak talaga sa puso ko. Ito yung ano yun? After two years, finally, I'm choosing myself. Oh! Sana all chinachoose ang sarili. Sana all kayang mag-let go sa lahat. Sobrang powerful nung sinabi ni Genesis dito na talagang tagos sa puso ko. Talagang hagulgol to the max. Iyak to the max. Tulo, uhog to the max. Sobrang tumatak sa akin yung sinabi ni Genesis dito. Kasi nga, diba, sa panahon natin ngayon, kung i-relate ko sa panahon natin, na alam natin napakahirap mag-let go ngayon, napakahirap piliin yung sarili ngayon kasi hindi naman sa nila lahat ko, pero lahat kasi ng tao ngayon, parang dumedepende na tayo sa isang tao. Kaya parang ang hirap ng piliin yung sarili mo kasi nga iniisip mo yung kapakanan ng ibang tao. And I love the way she chooses herself. Sobrang, alam niyo, I'm fulfilling kasi parang ang hirap kasi naman talaga, diba, kapag nagmamahal ka na piliin mo yung sarili mo. And I love that about her, na pinili niya yung sarili niya para mag-heal siya in time. Pero at the same time, nagmahal lang naman siya. Pero Parker, mahal pa din kita, yun. Ang dami ko sinasabi, mahal kita, Parker. Sobrang ganda nitong Just This Once, kaya highly recommended, basahin niyo yan. Next is yung Just the Strings. Ito naman yung kay Imogen, tsaka kay Timbanan. Who said? Ikaw na! Ito yung pinaka-love kong Just
na adjust ni Biatch. Kasi, alam yun, kilig, sakit. Puta na, stay na sa sakit. Wala nang kilig. Sobrang ganda din ito. Kasi talagang may in love ka sa dalawang nag-aagaw kay Imogen. Ganda mo! Mary, Imogen! Kasi naman! Pero ano pa din talaga ako, Team Banal. Pero Parker pa din, Team Banal, Parker. Pero suggest the Benny Page, si Luwa talaga, you're the one! Oh! Ikaw kasi ang pinili, ikaw ang nanalo. So yun nga, highly recommended yung tatlong Just ni Biatch na story. Basta Just yung umpisa. Sobrang ganda nito and sobrang must read. Kaya basahin nyo. Next is yung Serendipity. Ni Malditang Isa. Isa din to sa pinaka-iniyakan ko. As in, sobra! Sobra! If I'm not mistaken, ano to? Banda ata sila dito, no? Halata naman. And tatlo yung libro na to. Yung Serenity, Serendipity, tsaka yung Infidelity. Pero sa tatlong yun, ito yung pinakaminahal ko. Yung Serendipity. Sobrang, alam niyo yun, napaka, bakit ganyan kayong mga author? Bakit kayong mapanakit? Sinasaktan nyo ang damdamin ko. Lagi na lang kayo nagpapaiyak. Dito, napaka-warm. Alam niyo, yung story na to ang warm, pero sa warm na mararamdaman mo din yung pain, yung pighati, yung puot, yung lubay, yung sakit. Lahat yung mararamdaman niya sa story na to. Halo-halo, mixed emotion siya. Parang roller coaster na ganyan ang ganyan. Halo-halo, tapos yung visit ka, malditang isa, mapanakit ka din. Lahat kayo mapanakit. Galit na galit. Gusto manakit. Kasi hindi pinili, si Parker. Mahal kita, Parker talaga. Pero si Shiloh talaga pinili yung image. Next is yung Golden Scenery of Tomorrow. Grabe. Nirecommend ko to sa inyo kahit hindi pa tapos kasi sobra akong nasasaktan dito. Bia and Arkin, sana kayong endgame! Sobrang mahal ko yung story na to and hindi ko alam kung makaka-move on ba ako dito kung hindi ko i-share sa inyo. Sobrang ganda nito. Hindi siya yung typical na story na kapag sa love story ay may betrayal, cheating, ganyan, hindi. Sobrang healthy ng relationship nila and doon ako nasasaktan. Napaka-healthy nilang couple. Doon ako nasasaktan. Talagang yung pinaka-toxic lang or negative lang sa kanila is yung paligid nila at yung mga taong nakapaligid sa kanila. Ayun yung nagpapahirap sa sitwasyon nila pero sobrang healthy nilang couple, sobrang understanding, sobrang... Alam nyo, ang ideal na couple, pero bakit kayo hindi pinagtatagpo ng tadhana? Bakit? Sana, Guay, ano na? Paglaban mo to, Guay. Mahal kita, pero sana i-endgame mo ang Bia and Arkin. Dami ko sinabi, pero guys, sobrang ganda nito. Basahin niya. Basahin niya. Sobrang ganda niya. Woo! Sasaktan na naman ako. Next is yung... Ito pa ang pinaka-highlight main event. Ito talaga yung pinaka-iniyakan ko recently. Sobra yung college series. Kung may university series, merong college series ni Inksteady. Recently ko lang nabasa to and I'm so grateful na nahanap ko yung story na to, guys. Sobrang saya ko kasi nahanap ko talaga yung story na to. Sobrang masterpiece, sobrang one of a kind, sobrang realistic, sobrang heartwarming. Lahat na ng emosyon naramdaman ko. Yung unang book nito is yung Chasing the Sun ni Solin tsaka ni Duke. Sobrang sakit. Alam nyo yun? Kasi magkaibigan kasi sila dito. Sobrang mag-best friend. Then boom, poof happened. Nagkaroon ng ganyan, ganyan. Sobrang realistic. Talagang makikita mo yung kasimplihan ng plot niya. Pero dahil nga realistic yung sakit. Talagang nararamdaman nyo yung sakit talaga. Sobrang nasaktan ako kay Solin dito. Kasi ayun nga, kulang din sila sa communication. Kaya talagang pinaka-lesson sa book nito is communication is the key. Ayun talaga magpapasagip sa ating lahat. Next na book is yung kay Chin tsaka kay Troy. College series din to yung book to, Taming the Waves. Dito ako pinaka nasaktan. Grabe. Sobra. Sobra yung sakit. Halos hindi na ako makamove on. Hindi ko na nga nabasa yung book 3. Dahil dito kasi ang hirap nilang kalimutan. Alam nyo yun, hindi ka makaurong sa next story kasi nga stuck ka pa din dun sa sakit na binigay ni Chin tsaka ni Troy. Kung masakit yung book 1, mas masakit yung book 2. Oh my God. Dito kasi makikita mo yung sacrifices ng dalawang couple na kahit na masaktan at madurog ka, talagang poprotektahan mo kung ano yung mahal mo. Ganto silang couple na kahit na minsan nagiging toxic na kasi nga parang sarili na lang iniisip nila, parang kahit na ikaw na yung masaktan, sige basta safe yung yung partner mo, which is napaka-toxic. Kasi dapat, di ba, kapag couple kayo, dapat share kayo ng problems. Kung ano man yung problema is pag-usapan nyo. Pero ang nangyari dito ay hindi.
pinili lang tumahimik, ganyan-ganyan. Kaya basahin nyo na lang. Sobrang must read yung story niya. Sobrang realistic yung pain. Talaga mararamdaman mo eh. Sobrang sakit. Grabe, hindi ko na alam kung i-rate ko yung sakit na naramdaman ko dito. 100/10 Sobrang sakit. Kaya basahin nyo to. Grabe yung binigay na iyak sa akin ito. Grabe, hagulgul talaga. At ng story na binabaho dito is sobrang highly recommended. Halos lahat sila, binigyan ako ng sakit sa puso. Parang papatayin nila ako lahat sa sama ng loob. Ano, gusto niyo ba akong pumatay sa sama ng loob? Sobrang ganda ng mga stories na. And promise, iiyak kayo. Kaya kung gusto niyong umiyak or magmuni-muni sa tabi o umiyak sa gilid o feel niyo lang kasi feeling lonely or sad girl ka, basahin niyo ito. Sobra kasi. Napaka-masterpiece ng lahat ng story na ito. Talagang iiyak ka talaga. Kaya huwag niyong magpatumpik-tumpik pa. Basahin niyo na yan. And thank you guys for watching this video. And don't forget to like, share, and turn the notification button para ma-notify kayo sa aming next video. And guys, enjoy reading. Kaya niyan, samahan niyo ako sa journey ng pag-iyak, sa journey ng lumbay, sa journey ng pighati. Pukot! Sakit! Okay guys, enjoy! Sabay-sabay tayo umiyak! Woo!